بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, ang aking talakayin ngayon ay ang nakaraan po kahapon po ay tinatawag na Biyernes Santo kahapon. At doon po kami naligo sa aking mga kasamahan doon sa dagat, nagpapalamig po. At may mga nakausap ako na pangalan ho Muslim, but totally babae, lalaki. No fasting and no identification as a Muslim. Nothing at all. Nalaman ko lang na sila ay Muslim dahil doon ako, nagamit ako ng yung kopya puti, at nakita niya ako raw. At yung pumasok ako sa CR, sinalam niya ako yung pumasok ako sa CR. Hindi ako nag-reply. Sinabi ko sa kanya na sa Islam, bawal ho magsalam or mag-reply ng salam kung nandoon sa loob ng comfort room. So, sa madaling sabi, nakilala ko siya na siya pala ay Muslim. Sa among the group, nakita ko talaga ang mga babae ay walang-walang talaga. Sobra pa sa cover ng damit. Kita ang Espiritu Santa ng isang babae. Ang siksi, ha? Ang babae. At ang mga laki ay nanigrilyo, wala talaga, kumakain, etc. At nagpakilala silang Muslim. Hindi ko lang banggitin ano ang tribe. Katutubo po sila, mga Muslim. Mga kapatid, tandaan natin, na kayong mga tausog, kayong mga maranaw, kayong mga samal, kamo ngayong mga yakan, kayong mga blaan, kayo ang kadahilanan nga bakit may Islam pa ang Pilipinas nga amin hong nadadatnan. Dahil ang mga ninuno ninyo, nakipagpatayan, nakipagbuno, in-offer yung buhay nila to defend our religion. I salute them all. Kung wala sila noon, wala, hindi nila pinatayo ang Islam, ano pang madadatnan namin, kami mga Kristiyano ngayon ay nagbalik Islam. Dito mga kapatid, kakalungkot ngayon na panahon. Doon ako pumunta ko sa mga lugar sa Mindanao kung saan itong mga Muslim nag-aangkin na Muslim by birth. Walang sala. Ha? Walang Ramadan. Ha? Kung mayroon mang magsala, Friday only magsala. Lima waktu wala. Kung pag-uusapan ang tungkol sa Quran and Hadith, wala. Pero pag-uusapan nila, ang introduce sa iyo, paano ka hindi matatablan, paano ka hindi masunog sa apoy, paano makagusto ang isang babae, paano makapasok sa an Islamic law, pinag-usap. Ito mga kapatid, natatakot ako na bandang huli, magkatotoo po ang sinasabi ng Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. The nearest translation, sabi ng Allah. And if you turn away, he will replace you with another people, then they will not be the likes of you. Kung kayo ay hihiwalay, kung kayo ay lalayo, ha? Papalitan kayo ng mga tao, ibang mga tao, na they will not be like you, na hindi sila kagaya sa inyo. Kagaya sa inyo. Ang Quran nagsasabi nito mga kapatid. Di ba nangyayari na pa ngayon? Di ba sana ang mga ausog ang mangunguna sa da'wa? Di ba ang mga maranaw sana ang mangunguna sa da'wa? Di ba ang mga magindanaw, ang blaan ang nangunguna sa front line sa da'wa? Sino ang nangunguna ngayon sa da'wa? Kung atakihin ngayon Quranically, atakihin ang ating hadith, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakihin ang Quran, sino ang magdidepensa? Oo, mayroon hong mga maranaw, mayroon hong mga magindanaw, mayroon hong mga tausog, mga blaan, nangunguna. Pero ilan-ilan lang po sila.
Ilan-ilan lang po sa mga daliri ninyong nakikilala. Isipin nga ninyo sinong mga Maranao, Maguindanao, Tausog ngayon, Blaan na nangunguna sa Dakwa at nakipag-discuss, nakipag-debate, nakipag-aryo sa mga kafir. Sino? Mayroon man, pero ilan-ilan lang po sila. Mga kapatid, ito ay panahon po ng Ramadan. Doon ako sa Saudi Arabia for 16 years. 16 years, 16 anyos ako sa Saudi Arabia. I invited katutubong Muslim nga mag-aral. Invited katutubong Muslim mag-aral. Kasi nagtuturo po ako doon sa mga new Muslim. So anong isasagot sa akin? Ang pag-aaral ho para lang sa inyong mga balik Islam. Kami po ay mga original Muslim na kami, quote unquote. Ang mga ninuno namin, parents namin ho ay mga Muslim na kami. Yung pag-aaral na diyan ay para lang sa inyong mga balik Islam. Wallahi, 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 itong sinasagot nila sa akin. Bigyan mo sila ng aklat doon sa Qatar. Sasaya mo ang street dawa sa Qatar. Ha? Doon sa lansangan kami nagdadawa. Bigyan mo ng aklat ang katutubong Muslim. Anong isasagot? Ibigay mo na lang sa mga balik Islam or ibigay mo na lang sa mga kafir dahil po mga Muslim na po kami. Inborn po kami Muslim, ang aming pong parents Muslim. Bigyan mo sila ng mabasahin, ang isasagot, Muslim na po kami. Bakit? Tanongin ko kayo, master na po ba kayo? Mga kapatid? Ha? I'm not degrading sa mga katutubong Muslim, pero at ang aking ginagawa ilang ay paggising sa inyo mga kapatid. Ginigising ko kayo. Dahil kayo po ang tunay na aming kapatid. Hindi po sa dugo, hindi po sa relasyon sa mga kamag-anak, ang tunay na magkapatid. Ang tunay po na magkapatid. Tayo ho, ang pareho ang ating paniniwala. Pareho ang ating din. Pareho Islam po ang ating relihiyon. Tayo po ang tunay na magkakapatid. Hindi naman sana isipin ay kayo ay mag-aral kayo kasi mga balik Islam kayo. Kami ay ganito. Hindi naman lahat, yes, I agree, hindi naman lahat ganyan. Pero karamihan ganun. Ha? Mayroon ako si Ustad Farid diyan sa Saudi Arabia. Nagtuturo diyan sa foundation, sa Islamic Foundation diyan sa Alhambra. At nagtuturo din siya doon sa Kilo 14, si Ustad Farid. Ganda magsulat ng Arabic. Alam, akat talaga niya yung panya, parang Quran talaga. Ang ganda magturo sa pagsulat ko ng Arabic. At pagtuturo din ng Arabic, paano magsulat, paano magbasa. Mayroon siyang estudyante na isang katutubo, hindi ko banggitin anong trade, na wala. Ilang buwan, nakita niya doon sa balad, nakita niya, at sinabi niya, brother, ma, salamu alaikum, wa alaikum salam, ustad. Hindi na kita ka nakita, ilang buwan na, hindi ka na nag-aral ng Arabic. Anong sinasagot? Wallahi, wallahi, wallahi. Ito ang sinasagot niya. Ustad, gustong gusto ko mag-aral ng Arabic. Pero yung nalaman ko na ikaw ay balik Islam, tinuruan mo kami, yun ang kadahilanan ho, hindi na ako nag-attend. Dahil para akong sinampal. Ha? Para akong sinampal na ang nagturo sa akin ay balik Islam. Mga kapatid, dapat ba ganun? Ha? Pagbalik Islam ang magtuturo, hindi ka na makikinig. Dahil balik Islam, nagtuturo ng Quran, nagtuturo ng Hadith, hindi ka na maniniwala sa kanya dahil ang nagtuturo ay balik Islam. Ha? I'm not generalizing. Not all. Ha? Not all. But itong specific na sudyante ni Ustad Farid sa Saudi Arabia, ito ho ang sagot niya. At istingan niyo, magdadawa kayo. Magbigay kayo ng mga basahin. Mga kapatid, tandaan ko mga katutubong Muslim na aking mga minamahal kapatid. Kayo po ang tunay kong mga kapatid dahil kayo po ang relihiyon ninyo ay Islam. Ano bang tinuturo ng Allah? Ano bang tinuturo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang totoong magkapatid ay iyong pareho ang ating relihiyon. Ha? So sino mag-remind sa iyo? Kung ang aking kapatid kayo ay tunay kong kapatid, sino mag-remind sa inyo? Si Allah nagsasabi mismo na kung hindi kayo susunod or iiwanan ninyo or lalayo kayo,
Allah will replace you another people, different people, huh? And they will be not like into you. Hindi sila kagaya ng same. Ang Allah mismo nagsasalita nito. Sana hindi mamamaliin ang aking sinasabi. Sana man hindi gawing negative ang aking sinasabi, mga kapatid. Dahil wala ako ngayon sa Islam, siguro. Kung hindi sa mga tausog, ha? Nagtutulong sa akin, nagtuturo sa akin, kung hindi sa mga Maranao at Maguindanao na nagtuturo sa akin, nag-care sa akin, yung bago pa akong Muslim. Diyan sa Pikit, mga Muslim Maranao sila nagtulong sa akin at mga Maguindanao. Diyan sa Marantao, nakatira ako, ila ni Ina Sarip sa Marantao, diyan sa Inudaran. Mahal ko sila. Ha? Mga tausog, nakatira ako sa Hulo, nakatira ako sa Sitangkay, mga Huluhano, mga Samal, Bangini, ang tumutulong sa akin, nagbigay sa akin ng pagkain, literally. Ha? Sila, yung bago ako nag-Muslim, ina-adapt nila. Pero akala ko noon, yung ibang ginagawa nila ay tama na ako. Dahil bago pa ako Muslim, kahit hindi nagsasala, anong ginagawa, akala ko okay lang. Yung nalaman ko, nag-aral na ako, iba pala. Ang Islam pala, ang tunay na Muslim sumusunod sa Islam, hindi lang pala Friday ang pagsamba. Every day pala, 5 times a day. Kasi ang iba, kung marunong ka daw mag-usali, kahit once a week ka lang magsala, okay na. Astagfirullah. Mga kapatid, mag-ibahin na natin ang ating sarili. Ha? Babaen, martilyuhin na natin ang ating pride. At huwag tayo sasakay sa mga isyo. Na itong isyo, masabi pa nila, kunti lang kasi ang mga Muslim sa Pilipinas eh. Ha? Remember, almost 200 years ahead ho ang Islam sa Christianity. Almost 200 years. Islam came in the Philippines 1380 and Christianity came in the Philippines in 1521. Ha? Almost 200 years now Christianity in the Philippines majority. Huh? Hindi ito ma-dispute na majority sa Pilipinas ngayon ay Christian. Ang Muslim still minority. 10% or 11% tayo mga Muslim. Bakit? Ang irason ng mga scapegoat ang ginagawa ng iba. Kasi pinapatay kasi ang mga Muslim eh. No? Ginigira, pinapatay. Pinapatay. Ilang milyon namatay na Muslim? 1 million? 3 million? 5 million? 10 million? Ang namatay na Muslim? Huwag natin gamitin ito mga kapatid dahil pinapatay. Ha? Pinapatay mga Muslim. Ha? Ang mali ay dito sa atin. Hindi tayo tatanggap kung ano ang mali. Pride po ang pinapairal natin. Ang mali natin, hindi tayo marunong magdawa. Hindi tayo marunong magsalita. We do not know how to fight reason by reason. Ang sa atin lang, kunting diferensya. Siko, suntok, baril. Ha? Ito ang katotohanan. Matagal ako nagsasama ng mga katubong Muslim sa dawa. Halos magpatay. Ha? Doon sa Bacolod, hindi ko malimutan eh. Mag-explain ako ng about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Jesus Christ. Kasi sabi nila, sige mag-explain ka. Who is Prophet Muhammad? Who is Jesus? Explain. So explain ko, both were prophets of God. Pagkatapos sabi ng Kristiyano, okay, granting. Saan si Jesus? Sa langit. Saan si propeta ninyo? Eh, sa lupa. Sa lupa siya ngayon. Wala na siya. Pati buto nga niya, wala na. Naging alikabok na yung buto niya. Mga buhok niya, wala na. Kinain na sa uod, kinain na sa lupa. Tumayo ang ating kapatid. May abuno sa akin eh. Ha? Ha? Mag-jihad na siya. So, we learn sabar mga kapatid. Ha? Sabar. So, tandaan natin mga Muslim kung katutubo. Malaki ho ang utang na loob ko sa inyo dahil nadatnan ko po. In fact, ang mahal late Senador Alonto Senior, mahal na mahal niya ako at siya din ang nagtuturo sa akin tapang sa pagsasalita kung ano ang Islam. Kahit mali, sabi niya, talk doon sa Masjid Bato ni Senator Alonto Senior noon. Kahit mali, magsalita ka, akong bahala. Kung may magalit, sabihin sa akin. Alhamdulillah. Ha? Nabigyan ako ng lakas nga kahit mali. Kung mali sinasabi ko, ito sinasabi ni Senator Alonto eh. Oh. So,
Paano ko masabi kung sa baliktarin ninyo na ako'y negatibo sa mga katutubo na Muslim? Hindi ho. Ang unang nagsagip sa akin sa bagong Muslim ako, inaangkin pa akong anak, adopted son, ay Sultan sa ano, so Sultan Dipulog, si Sultan Abdul Tahir. Ha? Si Papang sa Dipulog, isang Maranao. Alhamdulillah, isang Maranao. Inaangkin niya akong anak, he adopted me as a son. May Allah reward him, nandoon na siya sa libingan, may Allah accept him in paradise. At ang mga anak niya, ang mga apo niya, may Allah bless them, inshallah. Dahil sila ho, sila ay aking tinuturo rin ng mga kapatid dahil the same religion po and they are religious people. Mayroon po silang Tafith Quran, na masjid, dyan po sa Dipolog City, sa Torno. Nalulungkot ako mga kapatid. Dahil kayo sana mga Maranao, kayo sana mga Tausug, kayo sana mga Rasamal, kayo sana ang mga Yakan, Blaan ang mga muna sa pagdadawa. Dahil yung mga ninuno ninyo, nakigpatayan, nagbuhis ng buhay, para lamang ang Islam ay mananatili dito sa Pilipinas. Pero ang karamihan ngayon, kayo mismo sa inyong tribo makapagsabi kung ano nang nangyayari. Ha? Ang buhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan mo. Sinaktan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala lang siya. Iniunsulto siya, sinasaktan siya, pinagpapatuloy ang dawa sa malamig ng mga paraan. Ngayon, testingan natin. Kayo ang nakikinig ngayon. Balik Islam ka man o katutubo ka nga Muslim, kung kayo insultuhin. Ha? Kung kayo iinsultuhin, kung kayo sasaktan, ano ang gagawin ninyo? Ha? Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam malayo po. Malayo. Dahil sa sinasaktan siya sa Taif, alam niyo yung sinasaktan siya sa Taif. Duguan siya. Dumating ang Anghel Gabriel, pinutusan ng Allah na kung ano ang hihingiin ng Rasulullah, iyaob niya ang kabundukan, gawin niya. Pero ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wag. Ha? Dahil magkabay mga generasyon na lalabas sa kanila and to worship Allah. Doon sa Madina, ha? Kinilihan siya, iniinsulto siya. Ha? Wala siyang tibo. Instead, ha? Sinabihan niya si Omar at bigyan ng pera ng isang Hudyo. Dahil naniningil ang Hudyo sa wala pang tamang panahon sa pinag-uusapan. Nalhaba itong istorya. Pero ang akin lang mga kapatid masasabi, ha? Na mag-ingat tayo, ha? Na magduwa tayo na mayroon pang mga katutubong Muslim. Mayroon pa akong nakikitang katutubong mga Muslim. Mayroon pa akong nakikitang Maranao. Mayroon pa akong nakikitang Tausug. Mayroon pa akong nakikitang mga Maguindanao, mga Blaan. They are holding fast the religion of Islam until now. Tulungan natin sila, mga kapatid. Tayong mga balik Islam, tutulungan natin. Magtutulungan ho tayo sa pagdawa, sa pag-introduce kung ano po ang tunay na katuruan sa Islam. Sa maling akala ng iba, ng mga hindi pa mga Muslim, or maling akala rin sa mga nagtatawag na Muslim na kulang ng kaalaman sa Islam. Nga ma-guide natin sa tamang katuruan mula sa Quran at mula kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ating batayan, ang ating hawakan, yung sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there are two things that I'll leave you. That if you hold them, you will never go astray. The Quran and my Sunnah. So, study the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagbigyan natin ng pansin, kahit kaunti man lang. Palagay natin dito sa mundo of 24 hours, we enjoy sleeping, laughing, and enjoying. Let's just even give how many minutes for salah. Ay, salah maximum of every salah, maybe 10 minutes. In five times, about 50 minutes. Wala pang isang oras in 24
ours ang Allah if we concentrate to give the justice sa ating pagkatao. Wala pang isang oras to give to Allah what is due to Him, to serve Him, and to praise Him. Dahil siya nagsasabi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito po ang inyong lingkod, Subhanakal, si Ibrahim Romas, Subhanakal, Allahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.